Kami po sa DILG ay umaasa na tayo po ay magkakaroon na ng GCQ by May 16. Actually, May 16, not May 15. Ngunit po, depende po ito sa assessment ng Department of Health, no? Kasi sila po ang ating lead agency doon sa tinatawag nating Technical Working Group on Data Analytics. At sila po ang nagbibigay ng rekomendasyon sa IATF. So, wala pa pong final na decision tungkol dito dahil nga po, base po ito sa latest data. So, I would think yung mga datos natin ng May 13, May 12, yun po ang pag-aaralan ng Technical Working Group. Gustuhin nila, based on the data, they will make that recommendation to the IATF. And hopefully, tayo po ay mag-GCQ na by May 16. So, medyo maaga pa po, no? Ngunit kami po sa DILG ay umaasa na tayo ay bumalik na sa GCQ, no? Para po yung ating ekonomiya ay ma-restart na natin at makabalik na sa trabaho ang ating mga kababayan. Pero, sir, na-float din po kasi yung idea ng localized quarantine. Like, parang specifically nabanggit yung Quezon City na kung ma-lift man yung GC, ma-lift man yung ECQ sa Metro Manila, baka maiwan yung QC dahil malaki yung population. I mean, what are the chances po? Opo, tama po yan. Yan po ang isa sa mga pahayag ni Secretary Eduardo Anyo, ang aming kalihim, na sinabi po niya na kami ay umaasa na by May 16 ay ang Metro Manila ay magiging GCQ na, ngunit yung mga lugar na mataas pa rin ang kaso ng COVID ay sila ay mananatili sa ECQ. So, malaki pa ang posibilidad niya, no, ng ganung klaseng arrangement dahil nga po we need to localize also our approach to COVID. So, yun lang pong mga lugar na may mataas na kaso, sila lang po ang kailangan mapananatili ang ECQ. Sa tingin po namin, no? But not the entire Quezon City, of course. Some parts of Quezon City, siguro. Sir, para lang klaro po, no? When you say umaasa, bale, you're hopeful lang and wishful na that's right. Maging GCQ na yung Metro Manila. But at the same time, if I'm getting you right, malaki yung probability na localized yung enhanced quarantine sa barangay level? Yes. We are hopeful because we cannot make an assessment at today at this time, no? Because nga po, it's science that decides this matter altogether, no? Science is in control. So, kahit gustuhin man natin na ibaba na sa GCQ, kung ang datos na makikita natin on the ground ay hindi pa natin yung ating critical care infrastructure ay maxed up pa at yun namang ating case lobbying time ay hindi umahaba as we expected, then hindi pa po tayo makakapag-desisyon, no? But looking at the data right now, hopeful po kami na we will be able to downgrade to GCQ come May 16. Pero localized, kung sakali po, you're looking at localized quarantines. Kasi nabagit niyo po kasi kung sakaling Quezon City, hindi yung kabuuang syudad. Mm-hmm. So I'm assuming that you're referring to barangays only that are affected heavily. Yes, that's a possibility. That's correct.